Okay guys, welcome to Cesar Tutorial Videos. This is the another videos again. Okay? Ang i-discuss ko sa inyo ngayon is yung basic tutorial natin about sa shemen. So, ang shemen na to is shemen. So, tignan natin siya. Ayun. Ito yung ano niya. So, Simatic SE7-200. So, ito yung brand ng ating PLC. Okay? So, itong PLC na to ay merong CPU 22, okay, at 220 supply siya, neutral and line easy. So nakalagay naman sa kanya easy. So pag tinignan natin siya sa gilid niya, okay, ayan, made in Germany po to. Ang supply natin is 264 o 220, okay, pasok naman siya doon. At yung relay niya, 2 ampere, so relay type po tong PLC natin, okay. So before natin siya i-discuss, anuhin muna natin siya kung paano ba siya i-wiring, okay? So, magkaiba to sa mga ibang PLC. Okay, so, paano natin masasabing iba ang PLC na to dun sa ibang PLC na nauna natin? So, tignan natin siya. So, gumawa muna ako ng aking slideshow. So, welcome ulit sa akin. So, first is yung 200 na S7. So, ito yan. Halos pareha sila. Medyo iba lang ang model nito. PX34 po ito. PX224XP. Okay, yun yung kanyang model. So, wala akong makita. Kaya, yan na lang ang ginamit ko. So, sin-research ko lang din yung picture. Para may ano siya. Kasi, hindi ko siya may picture ng maayos din. Yan. So, same lang naman din sila. Okay? Then, katulad ng iba, pwede mo rin siyang gamitan ng sa ano ng logo, okay? Then ito yung sa program niya. So pwede naman 'yan, parehas lang naman 'yan at the same lang din siya. Okay, then so next natin siya. So ito yung sa okay, 'yan, medyo ano natin. So ito yung diagram niya sa ating PLC, okay? So napapansin mo diyan, ito yung input at ito yung output. So, ang PLC na to, ang input niya ay nasa ilalim. At ang output niya ay nasa ibabaw. So, iba to sa mga PLC na nasa ibabaw yung input. At nasa ilalim naman yung output. So, magkaiba sila. So, ito yung drop ni okay, Understanding Shemen S7-200 wiring. So, makipagpansin natin dyan. Okay, kuha lang ako ng okay. So, mapapansin mo dyan, pag syncing, okay, first is sa input muna tayo, okay? So, sa input muna tayo para makita natin. Okay, digital input. Okay, so, mapapansin mo dyan, may digital input saka digital output. Okay, yung sa CPU 224XP, so, meron siyang kasamang analog. So, itong ginagamit natin ay wala tong analog, okay? Wala siyang analog. So, CPU... Okay, lost natin siya. Ayan. CPU 2222 po to. Okay, so, balik tayo doon. Okay, so, punta tayo sa input. First is yung input. Mapapansin mo sa input natin, okay, meron siya kalasing dalawang input. So, ito yung unang input natin. So, sa unang input, merong syncing at sourcing. So, sa sync, pag sinabi mong syncing, ang 24 volts positive mo ay nandoon sa M niya, o yung 1M niya. So, ito yung M na yun. Ito yung another power supply for terminal for sensor. So, pwede rin naman siyang gamitin for input. Okay? So, pagka ang zero mo, ang negative mo ay ginamit mong pang input. Okay? Pag ang zero mo ginawa mong pang input sa pampasok sa switch, so syncing ang tawag doon. Okay? Pag sourcing naman, kabaliktaran naman siya. So, yung sa switch mo, ang ginamit mo ng positive. So, yung negative naman, yung napunta doon sa kanyang pangalawa. So, ito sa kanyang 2M. So, mapapansin mo, meron din niyang 2M, saka meron din niyang 1M. Okay? So, ito yan. Yan. Okay, kita. So, ito yung positive, saka yung negative, yung M. Okay? So, pwede mo siyang lagyan ng negative at positive. So, pag negative ang nilagay mo, ibig sabihin sourcing. Pero pag positive, ibig sabihin syncing. So, itong nakalagay dito ay M, tapos M din to at M. So, ibig sabihin,
Itong PLC ay sourcing. Sourcing type po siya. Okay? Then, yung positive mapupunta dun sa kanyang switch. Okay? So, ito yung ano niya. PLC niya. Yan. So, meron din yung switches. Run, term, saka stop. Mamaya, ano natin siya. So, ito yon. Okay? So, pwede naman siyang ganito ang wiring din niya. Papakita ko siya. Para maintindihan nyo. So, pagka ang negative mo, so M negative, so pumunta dito sa M niya yan, o kaya dito sa M na to, so wala namang problema. Ang tawag lang natin doon ay sourcing. Then yung positive mo, siya yung napunta sa mga switches mo. So parang ganito naman siya, pag sinking, kabaliktaran naman siya. Negative naman to at positive naman yung kabila. So para maintindihan nyo yung dalawang terms ng sinking at ng sourcing. Okay, next. So sa digital output naman tayo. Sa digital output naman, mapapansin niyo po diyan is meron din power supply. So yung power supply ay depende siya. So ito ay DC. So ibig sabihin, transistor siya. Ito kasing sa akin, okay? Makikita niyo diyan. Okay. Ay, dumilim. Yan, AC-DC, okay, relay. Ibig sabihin AC ang supply ko, DC yung nasa loob niya at relay type po to. Okay? So, ibig sabihin, ito ay DC. So, itong akin, AC-DC relay. Okay? So, pag tinignan mo siya dyan, yan, plus up natin yan. So, mapapansin mo siya dyan, meron din siyang M1 at M2. So, meron din siyang positive line o yung 1 natin sa line niya. So, iba to dito sa aking PLC. Sa akin ay L. Wala akong M. Okay? Kasi ibang model itong dinidiscuss ko. Pero halos parehas naman sila. Okay? So, yung power niya, dahil 24 volts ang gamit niya, so, transistor siya, yung line niya, pumunta na, yung line niya, itong line, okay, mapapansin niyo yung line, taas natin yung, sorry, yan. Yung line, so mapapansin mo yung line niya, pumunta din sa mga kanyang line, okay? So mapapansin mo din na nag-supply din siya ng M, papunta din sa mga M niya. Then, naglabas din siya, papunta din dito, so really, resistor type siya ng output niya. Ito yung mga output drive, okay? So, naka-negative yung mga output niya. Sa atin, iba naman. Okay, sa atin naman, so ito yung ano ko, okay? Sa akin naman is merong line, saka neutral at line na supply. Okay, so ibig sabihin, ang line ko is papunta rin dito sa L. So yung line ko, lalagay ko dito at dito, lalagay ko rin dito. Okay, then meron lang po tong 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bali 6 sila, ayan, hanggang 5. So makikita mo may 0, 1, 2. Okay, tapos pag hindi mo nilagyan ng line to, hindi mo rin mapapagana to. So meron din output, pero kung hindi mo lalagyan ng line yung 2 mo, hindi rin siya magda-drive. Okay, parang ganito po 'yan. Okay? Kung meron kang pinasok, okay, ibig sabihin ko, may line kang pinasok dito, okay? So meron din lalabas, parang ganito. Meron kang line na pinasok dito, dapat meron din siyang output na lalabas. Okay, dahil relay type yung sa akin, nasa loob mismo ng PLC yung relay. So, output na lang yung ilalabas mo dito. Okay, so, ito siya. Pansin nyo siya. Mas konti lang to. Okay, kasi mas marami yung isa, mas konti to. Okay, so, nandyan din yung discuss din natin yung nagta-transfer siya, run at pag naka-stop siya. Okay, so, ano pa ba yung ano natin siya? So, drop na natin. Okay, sa PLC, programming software, step 7 ang ginagamit natin. So, we need natin ng USB PPP cable programming. So, ano ba itsura nun? Okay, so ito'y galing kay Carfrog, ay kay Sir Carfrogs. Okay, so ito yung cable nun na PPI. Okay, so ito yung PPI cable po. Okay, so nabibili po to sa kanya. Hindi ko lang alam kung may available siya. So, USB po siya, then RS-232. Okay? So, pag tinignan mo siya, okay? Saka ito, yung cable. Yan. Okay, yung dulo-dulo. Yan yung PPI cable programming. Okay? So, yung software po niya is step 7 po siya at Windows XP only. Okay? Then,
step natin. So ito yung sa programming, pag digital input na ang ginagamit natin. So we need an addressing first input is i0.0. Then i, so we need mo, kailangan mo lagi lagyan ng i. Okay? So yun yung pinaka-address niya para mabasa niya yung address na pinapasok mo sa programming. So yung next input mo ay yung 0.1 na. Okay? So we need pa rin ng i para mabasa niya yung susunod na input. Okay? So kung pareha sila ng input, parehas din sila ng IDA drive. Okay? So next natin is yung digital output. So sa digital input pala is meron tayong 15.7. Okay? Then digital input. So digital, papaliwanag ko lang, itong 0 mo is pwede mo magbago yan. Depende sa address mo. Okay, ito yung ina-address natin diyan. Digital output, same pa rin sila ng 1, ganun din. Ang address naman is Q for outputs. Okay? For input I, for output is Q. Okay? Same pa rin din siya. Then analog, pag nag-address ng analog, okay? AIUWO, then yung kasunod na second digit niya is same pa rin, lalagyan mo lang siya 2 hanggang meron yung 30. Okay? Sa analog output, same din siya ng nauna, parehas din ng ganyan. AQ, Q naman din siya kanina, I. AQWO, so sa first digit output mo yon, at sa second mo naman ay yung AQW2. Okay? Sa bit memory naman, so kung gumagamit kayo ng bit memory, kung meron kayo i-insert na memory, so M0.0, okay? M0.0, okay? So yung M0.0 na yan at M31.7 na yan, so yan yung hangganan niya ng memory niya. Local memory naman, o yung volatile line natin, LB0, LB63 naman din. And variable memory naman, yung B, ito naman din siya. So, meron din siyang special memory o yung SM natin. So, ano ba yung special memory na yan? Okay? So, yung sa special memory natin, pag sinabi mong SM0 is always on, tapos meron siyang per scan. Okay, so ito yung, hindi ko na siya i-assign. So ito yung drive niya sa special memory niya na gusto mong gamitin. So ito yung mga kanyang reference o yung kanyang tawag dito. Yung kamasing nung kung ano yung itatype mo, siya yung nagiging ibig sabihin nung nilagay mo. So iyan yung sa special memory. Okay, so dito naman tayo sa timer and counters in unadded addressing. So dito naman, time base, okay, then meron din siyang yan, makikita nyo naman po, T, pag timer ang ginagamit, so 32 at T9, T0 at sa relative timer naman, T0 hanggang T64 lang, okay. Pag 10 minute seconds naman, T33, 36, 19 at 100, okay. So nandiyan makikita nyo naman siya. Do meron din ng element counters, high speed counters, sequential relay at iba pa, okay? Then ito yung mga kanyang mga leveling sa element and addressing niya. Okay? Then so pag binuksan mo yung software mo, ito yung una mong makikita. Okay? So thank you. So gawin natin siya. Paano ba siya ginagawa? Okay? So, pag in-open natin siya, first yung software ko, okay? So, makikita mo yung mga software ko dyan. Yan po yung mga available na software ko, okay? So, pupunta tayo dun sa step 7. So, ito yun, yung step 7 ko. So, pag nag-open tayo, okay, yan na po siya. Okay, so dito tayo. Okay, so first is, ito yung unang makikita mo sa PLC mo. Ay sa software mo ng PLC mo. So, itong PLC mo, so kailangan mo siyang lagyan ng supply. Okay? So, lalagyan natin siya ng supply. So, kailangan natin siya lagyan ng supply. So, ito yung PLC natin. So, ito yung breaker. So, lalagyan natin muna siya ng supply. Okay? So, ito yung line niya saka dito yung kabilang line. So, lalagyan na natin siya. So, 220 po to, hindi to 24 volts, okay? So, be careful kasi 220 siya, hindi siya 24 para katulad ng iba na pwede mo siyang hawak-hawakan lang. So, ito yung hindi.
So, tingnan natin kung baka dapat hindi sila magdedicate. So, ito yung line 1 ko at line 2 ko. Okay? Then, ito siya sa kabila. So, titingnan natin, balik tayo dun sa slideshow kanina. So, ito yon sa output. Okay, sa output, kailangan natin siya lagyan ng supply para mabuhay yung PLC mo. Okay, so, ganyan natin siya. Okay, so, lalagyan din natin siya ng line na rin pala para dun sa supply mamaya pala. So, okay, so, lagyan natin yung sa jumper. So, ito yung pupunta dun sa line. So, ang hirap pag, okay, yan. So, ito yung line. Galing sa breaker po yan. Ito, kikita naman sa video yung breaker. So, itong line, lalagyan na natin din sa line. Okay, ito. Yung first line. So, tulad na nasa video po, guys. Okay. Yan. Okay. So, ito yon, makikita nyo, guys. Yung line niya pumunta din sa L niya. So, wala tayong M kasi hindi to transistor type relay type po to. Okay. So, yung line to naman natin. Line to natin. Okay. So, magsasabay na rin tayo ng wire dyan. So, ito yung sa load natin. Example, ito yung load, yung ilaw. Okay. So, tingnan natin ba dapat hindi siya magsha-short. Okay, then ito yung lalagay mo ngayon sa zero. Okay? So, ito yung lalagay mo ngayon sa zero kasi yun yung magiging value natin. Okay? So, output yung nasa ibabaw para hindi kayo malito ha kasi PLC Siemens po to, okay? Yung input niya nasa ilalim at yung output nasa ibabaw. So, ito yung output natin. So, sinabay na natin yung sa power. So, ito yung dalawang power mo. So, yung isa pumunta dito, pumunta ng ilaw, then yung isa dumiretso na sa line to mo. Okay na, ito na yon. Okay? So, sa input naman tayo. Sa input naman po, okay? Sa input, so, meron tayong positive dyan at meron tayong negative pag sinuplayan natin siya. Okay? So, pag sinuplayan natin siya, okay? On natin siya. Okay? So, mapapansin mo dyan is naka-run. Okay? So, meron to pong gamit, itong switch na to. So, pag nag-stop ka, yan, tulad nyan, naka-stop. So, wala kang anihin dyan kung naka-stop. So, pag ano mo dyan, ira-run mo siya. Okay? So, pag naka-run, so ibig sabihin okay siya, then lalagyan na lang natin siya ng input. Okay? So meron na tong 24 volts. Okay? So para malaman natin, first is yung M, lalagay natin sa M. Okay? So ito yung M. Lalagay natin sa M. So, M sa M, tapos L. So, L. So, siya yung magiging switch mo. Okay, so hindi na tayo maglalagay ng push button. Mapapansin mo siya dyan. So, meron tong program na nakalagay na. So, pag sinitch mo siya dyan, okay, mapapansin mo, okay, nag-on din siya. Yan. So, wala. Gone lang siya, wala siyang hold. Okay? So, pag ginanan mo siya, okay? So, siya yung nagiging switch. Papansin mo yung ilaw mo rin. So, ito yung ilaw. Pag sinishwitch natin yan, okay, mag-on siya. Okay? So, para makita natin, yan. So, pag sinishwitch natin yung sa PLC, so, pag sinishwitch mo sa 2,
So hindi siya gagana. Sa 3, ito yung ito pala yung 2. So sa 1, 2, 3, 4. Okay, so hindi na gagana yung 4 kasi wala na nga to dito sa ano ng 4. Okay, hanggang 3, hanggang 3 lang tayo kasi yung 2 hang sa kabila na yon. So 3 sa 3, 2 sa 1. So hindi siya naka-program kasi wala siyang program. Ang program niya is ito, yung 1. Ay 0. So pag inin ko yung 0, so mag-on siya kasi may program. So paano ba gumawa ng program? First is off muna na okay, so kailangan pag nagpo-program ka, kailangan is naka-run siya. Okay? So run natin siya. Subukan natin. Okay? Then ang susunod, kailangan mo ilagay yung cable mo. So kailangan naka-run siya kasi kung naka-off siya, hindi mo siya ma-i-communicate. So lagay natin yung cable, yung PPI natin. Okay, so kailangan naka-run. So tapos pangalawa, yung USB natin, yung USB port. So kailangan natin ilagay sa port natin sa kanyang USB. Okay, so lagay ko na siya. Yan. So okay na siya. Okay, mapapansin mo nakailaw yung PPI mo. So nakatatlong ilaw pa lang siya. Okay, yung PPI mo, tapos yung transfer at transmitter. Okay, kailangan lagi naka-on yan. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-o-open tayo ng software. So kanina, nagbukas na tayo ng software natin. So ito yung sa software natin. Ayan. Okay. So zoom ko konti para makita nyo siya. Okay. So unang-una, pagka naggumagawa kayo ng ganito at nagko-communicate kayo ng PLC nyo, okay? So kailangan nyo muna i-check yung CPU nyo. So naka-CPU siya. So kung anong PLC yung gamit nyo, so ang ginamit kong PLC ay CPU 222. So pag tiniglan mo dito, PLC type. So pag tinlik mo yan, maraming klase ng PLC. Okay, yan lahat ng PLC. Okay, so ang PLC ko ay yung PLC 222. Okay, so click natin siya. Then check mo yung communication. Okay? So kailangan makikita mo yung ano ng PLC diyan. So double click. So kailangan makikita mo to dapat. Okay? So dapat makikita mo yung pinaka CPU mo. So pag hindi mo yan nakita, ibig sabihin hindi pa siya naka-connect. Okay? Example, mamaya anihin natin siya. Antayin muna natin siya mag-read. Okay, so nag-read na siya. So, pag tinanggal ko yung cable ko, so tatanggalin ko yung cable. Okay. Tinanggal ko yung cable niya. So, makikita mo dyan, error communication as time out. Okay, so ibig sabihin, wala siyang cable. So, tinanggal ko yung cable, kaya hindi niya na-re-read galing sa PLC. So, pag kinabit ko siya, tapos double click. So, hintayin natin na magbasa. Okay. So, yan. Na-read niya na. So, nakita mo, may CPU 222 and 2.9060 kbps. Okay. So, hintayin natin siya na mag-okay na. So, ito yon. So, ibig sabihin, nagko-communicate na siya. Para makita niya siya. Okay. So, hintayin natin. So, okay na siya. Okay. So, okay natin. Then, okay. So okay na siya, nalilinaw na natin siya. So first is gagawa lang tayo ng basic. So pag sinabi ko kaya basic lang muna para malaman nyo paano ba yung ano ng basic niya. Okay, first is yung bit. So makikita mo diyan. So pag tinignan natin yung ating ano. Okay, so yan, close up natin. So makikita nyo diyan guys, gilid. Okay, sa gilid, zoom pa natin siya. Okay, sa gilid. Yan, makikita nyo dyan merong bit, lock, clock, communication, at iba pa, etc. pa. So, marami kang pwedeng pagpilian dyan, okay? So, pisaan natin siya. So, pisaan natin. So, first is, gagawa ka ng drop muna, okay? So, kailangan natin ng bit logic. So, meron siya dyan open, close, at etc. TOP, yan, at output. So, basic lang muna tayo guys para mas maintindihan nyo siya. So, dadrop mo siya dito. Okay? So, may nakalagay dyan na question mark. So, ibig sabihin, wala pa siyang address. Kaya, lalagyan mo pa siya ng address. So, lagayin din natin ng output.
So, same pa rin sila, pareha sila, wala siyang address. So, ilalagyan mo siya ng address. Ang address niya, tulad ng una kong sinabi sa kanya, sa PowerPoint ko, okay? So, pag input ay 0.0. Pag output, Q 0.0. So, ayan yung dalawang yan. So, balik tayo. So, I. Okay, first I, 0.0. Okay? So, binasa niya na. Okay? So, yung sa kabila naman, Q 0.0. Okay? Yan ang ano niya. So, mapapansin mo dyan, kung may mali kayo, okay? So, paano ba siya? Okay, medyo ilayo ko lang. Yan. So, titignan ko dito sa ano natin, sa error. Okay? So, pag nag-read tayo, ito, nakalagay dito is complete all. So, pag nilagay natin ang complete all yan, babasahin niya. So, may nakalagay dyan na total error. So, wala naman siyang error. Kasi, mapapansin mo, pag minali mo yan, sample, ginawa mong R0, yan. So, yun nilagay natin. So, mapapansin mo, hindi niya binasa. Okay? So, nakaganyan siya. Pag na-read mo yan, so, mapapansin mo, may error 1 ka na. Kasi mali ito yung nandito mo. Okay? So, yung mapapansin mo yung error mo dyan at ito. Okay? So, click natin. Gawin natin ng O, Q, 0.0. Okay? Then, read. Okay? So, no errors na tayo. Okay? So, papansin mo dyan din. So, meron dyang upload at download. So, pag sinabi mo upload, galing yung sa PLC mo. At yung download, galing dito, papunta naman dun sa PLC mo. Okay? Then, punta tayo dito sa, ito na yung sa program block mo, punta tayo dito sa table. Okay? So, magkaiba, ito yung symbol table mo. Sa symbol table mo, pwede ka maglagay dyan. Example, symbol start. Okay? So, ang address ko dun ay I0.0. Okay? So, bahala ka kung anong gusto mong comment. Start. Example, start motor. Okay? Then, sa dito naman, lagay natin ay motor. Tapos, ang ilalagay naman natin dito ay Q. Q0.0. Okay? Then, lalagay natin dito motor run. Sample motor siya o run, okay? So, okay na siya dyan, okay? Then, punta tayo, balik tayo dito sa ating program block. Okay, sa program block naman niya, okay? So, lalagay mo siya dyan. Sample start. So, mapapansin mo, binasa niya agad. Makikita mo din dyan, may nakalagay dyan na start 0.0 start motor. So, ganun din, pag nilagay mo yung output key mo, sa output key tayo, so, ang nilagay natin doon ay motor. So, pag tinype mo lang yung motor, so, motor, okay? So, pag in-enter mo yan, okay? So, motor ba yung nilagay natin doon? Okay. Ah, motos pala. So, motor ang ilagay natin dyan. Motor. Okay, motor. Yan. So, hindi niya binasa kasi hindi naman talaga yun ang ano niya. So, yan, binasa niya na. Motor. Okay? So, makikita mo, binasa niya din. Then, nakalagay dyan, start motor. Okay? So, yun yung isang ano ng pag-ano ng symbols para mas maintindihan niyo siya. Para dyan yung sa basic lang niya. Then, meron din tayo sa single read. So, sa single read. Okay, ito yung sa single read eh. Okay, mamaya na natin yung sa single read. Okay, para malaman mo din, pagka gusto mo siya i-test, ayan. Compare, okay. Continuous, okay. Then, yan. So, mapapansin mo dyan, naka-off yung start natin, naka-off din yung motor natin. So, gusto mo siyang i-start, okay. So, set natin dito. So, input natin ay. So, input ay 0.0. Okay. So, bit. So. Okay. Current value. So, wala siyang current value kasi hindi pa pala tayo nakapag-download. Okay. Balik tayo dito. So, mapapansin mo. Okay. Dito tayo. Upload muna natin o i-download muna natin doon sa PLC natin. Okay? So, ito yung PLC ko.
Naabot ba? So, download natin. So, download. So, pag nag-download kayo, yan. Tayo natin. So, makikita nyo dyan, download. Okay? So, hindi lalabas yung download nyan pagka hindi niya binasa yung cable mo. Sample, tinanggal ko yung cable ko. Okay? So, cancel natin ulit. Tapos, download tayo. So, mapapansin mo, communication error check. So, ibig sabihin, hindi niya binasa yung cable mo. Para mabasa mo siya, balik kayo dito sa cable nyo. Communication. So, pag tinignan mo siya, naka-error siya. Okay, pag naka-double check, akala nyo meron. So, kailangan dapat meron niyang naka-communicate. So, hintayin natin siya mag-communicate. So, yan. Nag-communicate na siya. Antayin natin basahin. Okay, so hintayin natin basahin siya. Okay, importante na tapusin nyo yung sa addressing niya para nababasa niya ng buo. Okay, hayaan nyo lang siya mag-read hanggang sa ma-finish niya yung reading niya. Okay, so pwede ka na mag-download doon. Okay, so okay mo lang siya, okay natin. So, download na natin siya. So, pag nag-download kayo, makikita mo yung communication na yan. Okay, makikita mo download. So, download, okay. Do you want to please the stop mode? Okay, stop natin. Okay, so naka-stop siya. Then, nagko-communicate siya. Mapapansin mo yung PPI natin. Ayan. So, ulitin natin yung download. Okay, do you... Okay, so ulitin natin yung download. Okay, para makikita natin dito. So, i-okay natin siya. Okay, yan. So, ibig sabihin nagta-transfer yung data nyo ngayon. Okay, from stop PLC to 3X. Okay? So, okay natin siya. Yan. Then, cancel na natin. Okay? So, ito na siya. So, gusto mo siyang i-run. So, para makita natin din. So, okay, hawakan na lang. Okay? So, yan. Naka-ano na siya. Naka-heading line na siya. So, pag nag-run ka, so, kailangan mo ng input. So, pwede ka mag-start dito. Okay, so makikita mo sa PLC gumana din. Okay, so pag nilagay mo sa 0, so kasi 0 yung ginamit nating value. Okay, ibig sabihin, pag binago natin yung, ano natin, example, binago mo siya, libawa ginawa mo siyang I, for example, I0.2. Sample, lalagay natin 2. Okay? So, magre-read pa rin naman siya. So, kailangan pa rin natin ng download yan. So, ida-download natin siya. So, download. Kanina sa 0 siya gumagana. Ngayon, sa 2 natin siya nilagay. Okay? So, check natin siya. Okay natin. Okay? So, cancel. So, tignan natin sa 1. Okay, sa 1, kanina yung 1. So, kita ba? So, sa 1 natin siya itatap. Ayan, sa 1. So, hindi na siya nagre-read sa 1. Sa 0. Sa 1, hindi rin. Sa 2 natin siya mare-read. Ayan. So, sa 2 siya. Kasi yun ang nilagay mong program. 2. Okay? Yung output mo is 0. So, kasi ang ginamit mo sa output mo ay 0. Ayan. 0. Okay? Pag 0 to ang ginawa mo doon, halimbawa 0 number 2 kasi hanggang number 2 lang naman yung pinower natin na L, okay? Sa 2. So, lagay mo nang 2. Okay, 2. Tapos download mo ulit. So, download natin ulit. So, mapapansin mo siya dyan. Tignan natin matapos. Okay, successful. Download. Ay, so, na-download na pala. Okay, so, cancel. So, mapapansin mo dyan, nakalagay dyan, download to PLC. Okay. So, na-download na natin siya. So, pag nilagay natin siya sa 2, so, mapapansin mo, ang umilaw na, sa 2 ko siya i-on, ang umilaw is yung 2 din. Okay. Yan. So, pindot ko yung 2.
Depende sa address mo to. Okay, ang umilaw is yung 2, hindi na yung 0. Okay, kasi yun yung nilagay mo sa address. Okay, so balik na natin siya sa original. Okay, balik na natin siya sa original. Okay, then download. So, download natin siya. Okay, hintayin natin siya. So, balik natin sa original. So, depende yan kung anong gagamitin mong address. Okay. Cancel. Okay, so, tignan natin kung nabalik na siya sa original. So, tap ko siya sa 1. So, okay na. Okay? So, umilaw na siya. So, example, gusto mo naman siyang i-run sa mismong monitor mo. Example, gusto mo siyang i-run sa mismong monitor mo. So, punta kayo dito sa kanyang single read. Okay, so mapapansin mo dyan, mayroon na siyang ni-read. So, makikita mo din dyan, mayroon siyang 0 hashtag 0, 2 hashtag 0. So, ibig sabihin ng 0 is off. Okay, so i-on natin siya. So, gagayain natin 0 hashtag 1. Okay, so pag ni-read ko siya ng 1, okay, force mo siya. Force. Tama ba? Program status. Okay naman sa program status natin. Okay yan. Naka-program status na tayo. Okay. So, punta tayo dito. Tapos, force mo siya. So, pag na-force mo siya, so, umilaw na siya. Okay. So, nawala kang input na ginagamit. Okay. So, makikita mo, umilaw din yun sa communication. Kasi, communication mo mismo ang ginamit mo para makapag-on ka. So, off natin siya. Pwede mo naman siya din baguhin. Okay? So, halimbawa, hashtag, babalik mo lang siya. 1. Okay? So, 1 naman siya. So, force mo din siya ulit. So, dito tayo. Tignan niya natin dito sa block natin. So, nag-force on na siya. Kanina, yan, lagay ko ng ano pala. Okay? Okay, so nag-on din siya. Okay, then, pag gusto mo siyang i-off, so, takas sa status, hashtag 1 naman, so, force mo nang ulit siya. Okay, hintayin mo lang. Ay, hashtag, so, naka-read naman tayo, diba? So, tignan nga natin. Kailangan naka-on siya. Yan, naka-on na pala. So, dito tayo. 2. So, lagay natin 2 hashtag 0. Okay, meaning off. Okay, so, force natin siya. Force on na siya. Ayan. Ayan. Naka-on siya, sir. Guys, naka-on siya. So, po-force off na natin siya. Okay, yung 0 natin. Force. So, namatay siya. Okay, so, pwede na siya mag-force on saka mag-force off. Depende yan. So, unlock. Tanggalin natin yung lock. Yan. So, okay na din. Then, balik tayo dito sa ano natin. Okay, so, namatay siya. Makikita niya siya. Okay? So, kung gusto niyo siya i-on ulit, so, punta tayo dito. So, 2, hashtag, 1. So, meaning 1 on. Okay, tama ba? So, mapapansin mo, wala, naka-off pa siya. So, tayo, force. So, makikita mo nag-on. Okay? So, tignan natin dito sa blocks natin. So, naka-on din yung ating motors. Okay? So, kung gusto mo siyang i-off, so, punta ulit kayo doon. So, 2, hashtag 1, ay 0. Okay? So, makikita mo ulit. So, naka-on pa yan. Okay? So, i-off na natin siya. Force mo lang siya. Okay, namatay. Okay, so, ito yung sa basic lang natin, guys. So, I hope na meron po kayong natutunan. Thank you for watching.